Hello everyone, it's me again, Burn Time DIY TV, panibagong araw at panibagong vlog na naman mga ka-DIY. Sa araw na to, tuturuan namin kayo kung paano ko maglagay ng slider dito. Ano na lang po tayo, alternative way ng paglalagay. Yung iba, nabibili sa akin, ano lang, recycle. Yan, pakita ko sa inyo mga ka-DIY. Ito yung mga slider na kinakabit sa Mio. Sa mga Suzuki, Skydrive, Yamaha Mio Soul, Fino, mga ganun. So ang gagawin natin, tinanggal ko na to dahil hindi naman na nagagamit. Ang gagawin natin mga ka-DIY, tatanggalin natin to. Ito. Ang maganda dyan, yung straight lang. Kasi meron yung iba, pa-curve. Yung pa-ganun siya, di ba? Ito, straight lang. Ang gagawin natin, may nut yan. Ganito mga ka-DIY. Sukatin nyo to. Ito kasi open po yan, pakita mo. Open po yan. So, pwedeng ikakasya to. Ang sinukat namin yung haba nito, nasa 8. 10. 10 pala. 10 inches. So, ito, tamang-tama to. Yan, ilagay mo. Pati yung taba niya, kasyang-kasya. So, ang mangyayari dyan, mga ka-DIY, lalagay nito, shoot mo lang yan. Yun, shoot agad. Tapos, lalagay na natin yung isa. Okay? Yan, lipitan mo lang yan, mga ka-DIY. Tapos, ganito lang mangyayari. Yan o. Shoot mo lang yan. Kasyang-kasya yan. Tapos nakalabas dito sa kabila. Yan. Tapos ilalagay mo na rin yung tornilyo dito. Tapat mo lang dito mga ka-DIY. Tapos itulak mo to para mag-lock sya. Hindi pa natin nahigpitan mga ka-DIY kasi ang gagawin pa natin ay pipinturahan natin to. Tara. So dito ka malayo. Pakita natin. O, diba? Ganyan ho yung magiging isura niyan. Okay? So, sakto po yung mga ka-DIY. Poprotektahan po niya yung size niya, yung haba niya. Sakto po dito. Kasi pag, kaya tinawag siyang slider. Kasi pag mag-slide ka, auto-balance ka, tutumba to, ito yung mga unang babagsak. Yan. Para maprotektahan niya tong clearings. Ito mga to. Ilaw, to. Yan. Ito yung masisira, hindi na dito. So, yan. Sakto lang po yan. Dapat sobra dito. Para lang sa ganun, hindi na rin ito mabasag. Okay? Dito rin sa likod, dito rin ang ilalagay natin. Kaya lang kasi masyadong may katabaan to, hindi siya kakasa dito. Hindi siya kakasa. Ang sukat naman nito mga ka-DIY, 12 inches. Or 1 feet. Oo. Kaya ang ilalagay na lang natin, ito na lang. Para din po ito sa axle ng Yamaha Mio. Gagawin natin mga ka-DIY ay pagdudugtungan na lang natin yan kasi 12 inches po yun, may kahabaan isang ruler. Yan. Ang gagawin natin, puputulan natin dito. Tapos ito na lang idudugtong natin, puputulan natin. So ito na yung gagamitin natin. Diba? Ginamit ko na rin to, may mga gasgas na rin. Stainless po ito, hindi po to alloy or aluminum. Ito po ang aluminum. Yan. Ito stainless, kaya bakal po yan, pwede po ma-welding yun or spot. So ganun din ang purpose niyan, ito. Pag nilagay na natin, dito rin po siya. Ganyan. Sa likod. Okay? So yan, tamang-tama rin dito, lampas din dito, mapuprotektahan din niya ito. Ito rin ang unang babagsak pagka natumba ka. Okay? So ang maganda niya ng ka-DIY, ang gagawin natin dito, ipinturahan na lang muna natin to ng black. Primer gray muna at black, parang sa ganun. Hindi maraming kulay. Diba? Pero kayo, kung ano yung gusto nyo na kulay, asa sa inyo na po yan. Ipili mo ito mga ka-DIY, itong set na to na slider na pang Mio, nasa magkano pabenta natin dati? 550. Ha? 550. Pero ngayon siguro mabibili mo ng 350. So kung dalawa yung ilalagay mo, ng ganun na size, magastos ka na rin sa 600. Ikaw na rin na magkabit. Diba? Basta meron ka lang alin. Alin bolt. Or kung wala ka nung pang-alin na ganito, palitan mo to yung ano, wrench type na bolt, diba? Yung ang pwede mong pag-anuhan, size 10mm. So, di ba? So, ayun mga ka-DIY, ito yung pagpapatuloy na kung saan gumagawa tayo ng slider dito. CRY200 natin. Ito yung ganyan yung gagawin natin, ilalagay natin. Tapos yung pag-titridan natin, pinapagawa natin dito sa shop ni Boss Robert Valerio. Tara pa, tignan natin siya. Boss Robert, kumusta? Okay lang. Ayan yung welder natin. Yan, o. Yan yung bolt na mahaba. Yan, puputulan natin. Size almost 11 inches or 11. Yan. Boss Robert ng ganyan, no? Oh, double deck. Scap. Parang ano yan, collapsible. Table, pwede rin, no? Tapos lagyan mo ng glass.
di ba? O pati ano na rin, cabinet. Meron na rin siyang woodworks, hindi lang steelworks. Imagine mo yan, gusto mo matibay yung pintuan mo, kahit banggain niya ng magnanakaw. Di ba? Hindi nga mabubuksan yan, silagyan mo ng ground. Yan. Mahirap na. Yan, safety first tayo, nakagoggles yung boost natin. Stainless to, no? Stainless boss, stainless. So, yan, mini-welding na po nila. May ispatan na po. So yan mga ka-DIY, tapos na yung pinagawa natin ang pina-spot natin para ilalagay natin doon sa para sa slider natin dito. Pagkaduruhan yan. Yung ganyan, no? O, yan. Palalamigin muna natin kasi medyo mainit-init pa bagong luto. Hindi na natin masyadong linisan yan para mas matibay kasi nasa loob naman. Para pag natumba tayo, wag naman sana, ito yung unang ano pagagasgas na tama. Hindi na yun, mapuprotektahan yan yung buong clearings. Harapat ni ko dyan, ang galing talaga ni Boss Robert. Asyan na kayo dito, pagawa na kayo, mura lang. So ito naman mga ka-DIY, ang process na gagawin natin ngayon dito, ipuport natin itong butas kasi medyo maliit po siya. Ikakasya ho kasi natin to dito. Yan, may medyo may kaliitan kaya ang gagawin natin, ipuport natin parang ganyan, no? Napaluwagan na natin. So, i-testing mo nga. Ayun, medyo okay na to, malapit-lapit na. Ito yung gamit natin na pamport. Okay, testing mo. Yan. Tapos ganyan ho ang ginagawa natin. Para lumuwag ng konti. Okay? Dalawa lang naman ang gagawin natin dyan. Kasi yung dalawa, okay na yun, kasya na. Ingat lang po kayo sa pag-ano, dapat nakaglap po kayo mga ka-DIY, ha? Yan, final na natin. Loose block. So ayun mga ka-DIY, ito yung pagpapatuloy na kung saan lalagyan natin si 3D ng slider niya. Na kung sa ganun, pag just in case, huwag naman sana matumba siya, hindi na masisira yung mga clearings niya. Ayan. Ito yung pinagawa natin kay ano Boss Robert Valerio dyan sa may sityo ang motor sa Kuliling. Shoutout, Boss. Ayan, kita mo. Pininturahan na rin natin. Apat yan, nagagamitin natin. Ito yung sa panglikod. Ayan, ito yung pina-spotan natin kay Boss Robert Valerio. At ito yung ilalagay natin sa harap. Ayan. So, ito yung mga gamit natin, size 14, tie socket at allen wrench kasi gagamitan natin siya ng allen bolt dito. Ito sa may unahan, dito yan mga ka-DIY. At gagamit din tayo ng mga washer, kita mo? Yan, pininturahan din natin para presentable. So yan, tatry na natin. Yan, higpitan natin mga ka-DIY. Tapos, nilagyan din natin ang dalawang washer dito kasi may isilang yung ano niya, thread. Tapos, lalagay na natin. Yan, nalagay natin mga ka-DIY. Ayan, ipapasok lang natin yan. Tapos, dito naman sa kabila, yung washer. Shoot natin dito. Medyo may kahirapan. Ayan. Tapos, itulak mo doon. Pwede ba natin habaan? Para mas maganda. So, ayan, higpitan na natin. Okay na. Yung sa likod. Yung gagamitin natin. Diba ito? Stainless, oh. Kapal. Ang size nito dito pala is, ano? 12, 12 inches to. 1 feet. Oo. Ito yung gagamitin. Ito, axle ng ano to mga ka-DIY. Axle ng para sa, ano, Yamaha Mio.
Ayan, nalagyan natin ganyan. Tapos ipitan natin. Ayan, nalagyan na rin natin itong sa kabila, mga ka-DIY. Tapat lang natin. Kuha ka mo doon. So ayan, mga ka-DIY, hihigpitan na po natin itong panglikod. Ayan, mahigpit na po yan. Hindi na po yan gagalaw. Ikuta mo. Okay na naman. Ayos. Safe na naman si Terdy, no? So ang purpose niyan, mga ka-DIY, kaya po tayo naglagay ng slider. Importante po 'yan lalo na sa mga ganitong kabigat na mga motor, sa mga big bike. Nakikita niyo naglalagay din sila hanggang dito sa bearings para sa ganun maprotektahan yung buong motor. Ang magsasacrifice 'yan, 'yan ang gagasgas, 'yan ang unang babagsak o umpugdan sa may semento o kahit saan. Sa mga nagtatanong sa nagastos natin diyan, nagpaano lang ako. Spot, sandaan lang dahil tropa natin si Boss Robert Valerio. Maraming salamat, shoutout ulit natin dyan sa may amotor. Magpagawa na kayo sa kanya ng bike stand. Yung ginamit natin na parts dito, galing yan sa may Yamaha Musol natin na slider. At yung doon, para sa axle ng ano Yamaha sa may harapan. Ito, yung bakal, yung mahaba na bakal, yun ang pinagano natin, ispatan natin. Para yun sa axle ng Yamaha Musol. Pwede nyo gamitin yan kasi maluwag naman yan. Ito dito, yung sukat niya, size 10, yung haba. Tapos doon, size 12. Ito yung mga ginamit natin. Washer na halagang 5 pesos isa. Pinturahan na natin. Yung sukat niya siguro nasa size 14 para pumasok yung bolt. Diba? Or nut. Yan. Kaya mga ka-DIY, hoping naman natutunan na naman kayo sa vlog content natin sa ngayon. Para sa safety ng bike ninyo at sa inyo mismo. Hindi na po masyadong magagasgasan o masisira yung bike ninyo. So yan ang gagawin ninyo. Yung iba, ang nilalagay nila na pang step nut ay sa bike, di ba? Yan. So yan, dito sa HPT, natuto ka na, nakatipid ka pa dahil sa HPT, sharing is caring. Ayan, sana may natutunan kayo. At kung may natutunan kayo, mga ka-DIY, sa vlog content natin, share nyo itong video at like nyo at follow na yung Facebook page natin at syempre, pag-subscribe yung YouTube channel natin. Shout out muna natin, Andrew's Vlog. Ayan, maraming salamat. To God and be the glory. Bertams, signing off.